Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito ngayon ako sa labas at nakita ko itong kumpanya na ito, itong Intouch. Isa na naman pong Pilipino ang nagtatrabaho dito. Itong pagtitinda ng delivery ng manok, mga itlog at yung mga shawarma fresh, yung parods, wolf parods, chicken portion, at itong mga iba-ibang mga paninda nila. So may Pinoy dito na nasa loob na nagtitinda dito at driver na rin siya, delivery at driver na rin. Yan po yung trabaho niya dito sa Kingdom. Yan po yung binibili ko rin na mga pagkain dito, yung mga manok. Naka-sealed na siya at saka itong itlog. So yan, driver na siya at delivery pa siya dito sa lugar dito kung saan-saan siya nakakapunta sa mga tindahan. Di ko alam kung ilang taon na siya dito, so interviewin po natin siya paglabas niya. Nagkukwenta doon sa pinag-delivery niya ng manok. Ayan po yung kanyang kumpanya, Intouch. So tanungin po natin kung ano yung kanyang kalagayan dito, kung okay ba siya, okay ang pasahod, kung ano yung trabaho niya, maganda ba. So para malaman po natin kung ano yung trabaho dito sa Kingdom. Marami na po ako na interview na trabahador dito sa Kingdom, so iba-iba pong mga nagtatrabaho ang kinakausap natin. Ayan siya, so magdi-deliver siya at kukunin yung mga panindado. Ito yung mga paninda nila dito. Ayan, naka lagay sa box. Delivery ka rin at saka driver? Ilan taon ka na dito? Sahod ka niya, tatlong taon? Kumusta naman yung sahod? Okay? Kumusta, nakakabuhay. Taga saan ka sa atin, bro? Sa La Union. Sa? La Union. La Union? Delivery at saka driver na rin? Lahat? Wala kang kasama? Dito lang sa part, dito sa Riyadh? Ay, kanya-kanya ng ruta kasi kami. Sa Damam, nakakarating ka rin? Yan lang, sa Tarikdamam. Ito kasi highway dyan, Tarikdamam yan. At Tarikdamam. Wala ka pang bakasyon yan? Sa pandemic. Oo, sa pandemic. Mga pan. Makapagpail na ako pang December. Sana mga pan. Masasayang na lang sa quarantine. Oo nga. Ilang days yung quarantine doon? Ako pa ilang days pang quarantine. Ayan. Yan ang trabaho niya guys, yung nagdi-deliver sila ng manok, tapos driver pa siya. Mga magkano yung basic mo? 6,000. Oh, yan ang basic nila, 6,000. Meron kayong mga trip na routine? 2,600. Yan 2,600 pala. Plus incentive. Yung mga may incentive pa sila kagaya niyan kapag sa routine sila pumupunta sa iba-ibang ano. Mga magkano yung incentive nyo kapag natapos ang 1 buwan? Depende kasi sa ruta yun. Pero kung malaking ruta, mas malaki. Sa inyo, unti lang ang ruta mo nyan? Pagkaman lang. Nag-incentive din ang 100 na ganun. Ganun. So, ang pas konti. Saan pa din ang mga 3,000 patas. 3,000
pala yung pataas ang sahod niya, guys. Yan yung trabaho dito na driver at saka delivery diyan sa kumpanya na ito. So okay na, nakakabuhay na ng kumpanya. About naman sa ano, sa kalagayan niyo, hindi kayo nalulungkot. Anong ginagawa niyo kapag may kagaya ng by occasion Pasko, New Year? Kapag New Year o Pasko, birthday, anong nagagawa niyo? May mga libangan ba kayo? Bala-bala lang. Nakakapunta ka sa bata? Oh, kasi pag-off na ganun, may sarili kasi kayong sasakyan. Hindi maganda, at least may nakakagala kayo. Yun yung libangan nila, yun sinasabi ko na kapag ganyan, meron kayong libangan na nakakapunta sa iba't ibang lugar at hindi kayo na-homesick. So, boy, pwede bang, ano bang may papayo nyo sa mga bago ngayon yung mag-a-apply na kagaya mo, na baguhan, na may bata pa, ano bang kailangan para magtagal dito sa abroad? Wala, sabi kasi, pangalawang balik ko na kasi dito. Oo. Bali, nung una talaga, yun yung mahirap. Oo. Oh, umiyak pa ako dati nun, para gusto mong umuwi. So, ano pang dapat na gawin nila? Yung iba kasi, umuwi eh. Oo. Kasi, nung pangalawang balik ko naman kasi, nag-focus na ako sa buto na makapag-ipon, makapag-pundar ng negosyo. Kasi, pag-uwi mo ng Pilipinas, kung wala kang napundar, bilis ng pera dun eh. Oo nga naman. So ngayon, nagpursi ko ulit ako na umalis. Sabi ko, binata ka pa ngayon. Ay, paano? May asawa na. Kaya ngayon nagsisikap ka na, di ba? Yan guys, yan. Maraming salamat. Anong pangalan mo, sir? Ronald Subsub ng Donyon. Ayan, hi naman dyan sa kababayan ninyo. Baka mapanood ka dyan. Ito po si Ronald, yung trabaho niya, para makita niyo po yan, oh. Okay naman po yung kalagayan niya dito. Wag po kayo mag-alala, ito in-interview natin para makita niyo kung ano yung trabaho niya. O, kumusta yung sa mga kababayan natin dyan? Kumustahin mo yung pamilya mo. Yeah, okay lang sa pamilya. Bali, alam mo na, ang kwento kasi ng OFW. Basta, hindi lahat nagtatabong kayo kasi. Parang sa akin, sira na kasi pamilya ko. Ganun ba? Kaya naman pala wala siyang masabi. So, sa ngayon, ano naman ang masasabi mo sa buhay mo ngayon? Okay na? Naka-move on ka na? Ayan, sorry ah, hindi ko alam eh. Sorry. Yun na lang talaga yung kwento, yung pinangawa ka po para sa mga anak mo talaga. Sa anak mo na lang. So, kumustahin mo yung pamilya mo para malaman nila kung ano yung kalagayan mo dito, kung ano man ang trabaho mo. Alam naman nila kasi araw-araw naman namin kausap yung magulang mo, yung anak mo. Sa mga kaibigan mo, baka mapanood ka. Ayun, kumusta? Ayos na ako. Okay, ganyan guys. Maraming salamat sa iyo, ha? Sige, sir. Okay. Ayan, ayan po yung trabaho niya. So, naka-interview na naman po tayo ng isang OFW dito sa Riyadh, sa Kingdom Saudi Arabia. Tiyagaan lang po para kumita po tayo. So, ayan guys, ang trabaho ng salesman dito sa Kingdom. At marami pong salamat sa inyong panonood. Sana nasiyahan po kayo sa ipinalabas ko ngayon. At dito po sa abroad, talaga pong kailangan tiyaga, tiis, sakripisyo. Kahit na malayo po tayo sa pamilya, at least meron tayong hanap buhay na isuporta para po sa kanila. Ang pagtitiis pagdating ng araw, may ligaya ding na makakamtan. Ang tiyaga, yan, ang mga pangarap natin ay matutupad. Kaya dito sa abroad, kailangan talagang sakripisyo kahit na malayo sa ating pamilya, mga okasyon na darating, malayo sila para lang maibigay yung mga pangangailangan nila, ang pangarap nila. Kaya ginagawa po natin ito bilang isang OFW dito sa abroad. Ayan, marami pong salamat sa inyong panonood. At sana nasiyahan po kayo sa aking ibinaglags ngayon at ipinalabas. Pobreng Kapampangan po. And don't forget to subscribe to my YouTube channel, Pobreng Kapampangan. And click the bell button notifications para updated po kayo lahat sa mga video na ina-upload. Happy weekend po. God bless. Pobreng Kapampangan ulit.